palaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinataguri ang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen. Kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang magkayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Leusia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo. At buhat do'y naglayag patungong Sipre ang dumating nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo naroon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka na, purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin
ang siyang nagputos kung ano ang aking sasabihin at ipapahiwatig. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya ko namang sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang hapon sa inyo lahat. Isang bagay na makikita at matutunghayan natin na ang tao raw ay buhay kung siya ay may anino. Anino. Ano kasi ang kapampangan ng anino? Alino. Alino. Pag daw may anino ka, sigurado, buhay ka. Kapag may anino ka, susunod at susunod ito sa iyo. Kahit saan ka, daroon din siya. Kapag may anino ka, ibig sabihin, ito ay pagpapatotoo ng iyong pag-iral bilang tao. Kaya nga raw yung mga ibang namamatay, sabi nila, kapag daw ang anino nila, walang ulo, ibig sabihin, mamamatay na sila. Ewan ko sa mga salitandaan na iyon. Na nagpapatotong totoo nga. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Mga kapatid, sa ating banal na pagbasa, isang pagpapatotoo ng Diyos Ama ay ang pag-aninag ng Panginoong Jesucristo sa katotohanan. Katotohanan ng pag-iral ng Diyos Ama. Alam niyo po, tayo yata ang pinaka maswerteng mananampalataya. Tayo po pinaka maswerteng mananampalataya dahil ang Diyos na sinasamba natin na nagkatawan tao ay may anino. May anino. Isa siyang Diyos na nagkatawan tao? Opo. Pero may anino? Meron. At dahil siya ay may anino, siya ay buhay. Dahil siya ay may anino, siya ay totoong umiral dito sa mundo. Ang anino ng ating Diyos Ama na nagkatawan tao, wala nang iba kundi ang mga salita ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo sa kanyang buhay bilang Diyos na hindi nakikita. Isa pagpapatotoo ng Diyos Ama, ang anino o ang buhay niya sa pamamagitan ng mga salita ng kanyang bugtong na anak. Kaya po tayo sumasampalataya sa Kanya. Ang pagsampalataya natin ay hindi lamang po pagsampalataya sa isang Diyos na hindi nakikita, kundi isang pagsampalataya sa mga pananalita ng Panginoong Jesucristo na sa atin nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't napakaswerte po natin, sabi ko kanina, napakaswerte natin dahil sumampalataya, sumamba at maniwala at sumunod lang tayo sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon Jesucristo, ala nang ibang magiging buhay sa atin at magbibigay ng buhay sa atin, kundi ang Diyos Ama mismo na nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, napakaswerte natin dahil ang tunay na pagsampalataya sa kanyang banal na salita ay isang pag-iral ng Diyos Ama sa atin. Ang pag-iral ng Espiritong Banal sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang mga anino, napakahalaga ng mga yan, sabi ko, dahil nagbibigay buhay sa atin. Ang Panginoon sa Kristo, ang Diyos na nagkatawad tao ay may anino. Wala nang, ibig sabihin, siya'y buhay. At ito po'y pagpapatotoo na ang sino man sumasamba sa kanyang banal na salita ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa po, pangalawa nung ipinapabot sa atin, isang pagpapatotoo.
isang pagpapatotoo ang lahat po ng ating ang banal na pagbasa ay tungkol po sa pagpapatotoo ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon siyang pinanggalingan. Noong panahon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Isang pagpapatotoo na mayroong nagsugo sa kanya, na mayroon po siyang pinanggalingan. At ang nakakita sa akin, pakinggan niyo po ito, at ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng salibutan. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan sapagkat naparito ko hindi upang hatulan ng salibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang nagtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Ang ibig sabihin, may pinanggalingan ang kanyang pag-iral. Wala nang iba kundi ang Diyos Ama. At ang sino man tumatanggap daw sa kanya, tinatanggap na rin ang Diyos Ama. Ang sino mang naniniwala sa mga salita niya, ay pinaniniwalaan na rin ang salita ng Diyos Ama. Na ang sino mang nagsasabuhay, no, sino man po ang taong may pagsasabuhay sa kanyang banal na salita, sino ngayon na nabubuhay sa taong ito? Ang Diyos Ama mismo. Pagpapatotoo. Hindi po ganyan ka simple ang buhay natin tao. Hindi ganyan kamura ang buhay natin tao. Kundi ito'y ganap na mahalaga. Ikaw? Ako? Huwag lang po natin sabihin, halimbawa ako, tao ko umusan simon. Taga San Simon lang ako. Huwag lang po natin sabihin, anak lang ako ni ganito. Huwag lang po natin sabihin, hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Hindi po ito ang batayan na pag-iral natin dito sa mundo. Ang tunay na batayan na pag-iral natin sa mundo ay wala nang iba kundi ang maramdaman natin ang buhay na Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na kung saan ang pagsampalataya sa Diyos Ama ay tunay na nagiging ganap. Kaya mga kapatid, ang pagsampalataya nawa ng bawat isa sa atin ay tunay na pagsampalatayang maisabuhay, na isasabuhay ang kanyang banal na salita. Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pagsamba. Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng mga bagay na pinagagawa ng ating simbahan. Hindi po. Hindi po nakasalalay dyan ang kaligtasan. Kundi, ang tunay na kaligtasan ay ang pagsunod sa kanyang banal na salita dahil wala na pong ibang ipinakikita at pinatotohanan ito kundi ang katotohanan ng pag-iral ng Diyos Ama sa atin na siya ay nagkatawang tao, tama ang Panginoong Jesucristo, ang sino mang sumunod at maniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa ating araw-araw ng pamumuhay, naway ala na tayong ibang isa alang-alang kundi pagkagising pala natin sa umaga, kundi patotohanan ang pag-iral ng Diyos Ama. Ikaw, sa ibang pananalita, ang anino ng salita ng Diyos Ama. Inuulit ko. Ikaw, sa ibang pananalita, ang anino ng salita ng Diyos Ama. Ibig sabihin, nang dahil sa iyo, buhay ang mga banal na salita. Nang dahil sa iyo, may kaligtasan. Nang dahil sa iyo, may mararamdaman kang katotohanan tungkol sa Diyos na iyong sinasamba ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa inyo lahat, Mr. Pa, magandang hapon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po lahat ng ating Panginoon. Magsitayo po kayo ngayon at ilapit, mga kapatid, ang ating mga pangangailangan at ating pong isasagot sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
Naway maging buklod ng sambayan ng Kristiyano ang pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa amin sa pamamagitan ng anak niyang mahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maghari ang pagmamahalan sa lahat ng bansa sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maranasan ng mga pinagkaitan ng pagmamahal ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkalinga sa Kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway makilala tayong mga sumusunod kay Kristo sa pagbibigayan at pagmamahalan natin sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ipinamalas mo sa amin ang tindi ng iyong pagmamahal. Maipamalas din nawa namin ang pagmamahal na ito sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukutang ito lang kapantay. Ipagkalumupong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap ng kinalugdan. Ito ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw ito papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talangkabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu, hinihiling po namin. Gawin mong banal ang mga kalud na ito upo para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya, Ama. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama naming mapagmahal, Ama naming makapangyarihan, sa oras na ito ay aming ginagawa ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakalob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami iyong minarapat na humarap sa iyo pang makapaglingkod sa pamamagitan ng banal na misang ito. Isinasamo namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang lagar sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin kami at maging dapating makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Diyos, Ama, sa pamamagitan naman ng dasal na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooba kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong balalakalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang katotohanan tungkol sa Diyos Amang Buhay, ang Panginoon sa Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Mapalad tayo at nananatili pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo pong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating pumbalalamisa ay tapos na. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po.